Hi everyone. I invited for this interview Miss Kabuyao 2019. She is also a professional model. Please welcome Hannah Kyohilag of Kabuyao City. Hi, Hannah. Kumusta? Hi, Direk! Kamusta po? Naku, ang tagal ko nandiyan nakikita ito eh. Nakikita ko lang siya sa Facebook. Pero nakatrabaho ko po ito noong 2018, no, Hannah, no? 2018 tayo, Apo, no? Direk, O, huwag na natin 2018. bagitin kung ano yung contest na yon dahil hindi pa sila bayad. Hanggang ngayon. Anyway, okay na yon. Anyway, Hannah, nakilala nga kita nung sumali ka doon sa isang modeling competition. Paano ka ba nagsimula bilang modelo at sinong naghikayat sa iyo na subukan mo ang mundong ito? Well, Direk, nag-start po ako sa isang modeling school dito sa Laguna. Kasi ang naghikayat din po sa akin is si Mommy. Kasi Direk, growing up po, very shy ako. Tapos hindi ako confident regarding my height. Kasi growing up, parang hindi nga, parang hindi, yung height ko, hindi siya yung average na height for a Yeah, for a Filipina. Kasi Filipina. Oo. parang, opo, kasi pa, parang grade 6 pa lang po ako, 5-6 na ako eh. So, andun Gigante po ka yung na. mga, opo, andun yung mga asaran nila na, ay, ano, ganyan, kinokal ka nila ng different things. So, ako parang Naka-experience ka ba growing pala up. nung ganun? Naka-experience ka din nung ganun, yung Opo. pang-aasar? Oo. Opo, tapos parang since noon, parang growing up po, hindi ako confident sa sarili ko. Parang I used to slouch, ganyan. Tapos parang nung nagdadalaga na ako, parang nakita ni mama na hindi daw dapat gano'n, na dapat confident ako. So, parang sporty po kasi talaga ako, Derek, eh. So, parang yung summer na noon, in-enroll niya ako sa modeling school, parang in hopes na sana daw ano yung confidence ko, which is nakatulong naman po. Pero yun nga, from modeling school na ang gusto lang ni mommy is maging confident ako, napunta na ako sa Sa industry. screening. Oo. Yung doon Mm-mm. kita nakilala, di ba, Hana? Di ba? Tapos sabi ko, mataga Laguna ka. Eh, madalas ako sa Laguna. I remember that. Di ba? Kaya nakausap ko si mami mo eh. Nakausap ko si mami mo. Pero I remember, Hana, noong 2019, itinanghal kang Miss Kabuyao.
No, ikaw yung Opo, nung din. nanalong Miss Kabuyaw. Bakit mo naisipan Opo. naman sumali sa isang beauty pageant? Kasi direct dati marami akong time. Parang sabi ko noon, try nga natin kasi parang nagkakaroon na ako ng confidence. Yun nga, after yung mga tinuro mo sa akin, yung sabi ko, what if i-apply ko siya? Parang try lang natin. So yun, hope, ano naman po, sa ano ni Lord, parang siguro will na din na, yun, nanalo ako dito sa amin. Unexpected siya, direct. Parang, naku na ano sa sarili ko, nala, kaya ko pala, ganun. Pero alam mo ha, nung nakita ko na nanalo ka, natuwa ako noon. Sabi ko, ay, may napatunayan siya. Kasi ganun naman talaga, di ba ganun naman talaga ang sinabi ko sa inyo? Stepping stone lang yung ginawa ninyo for a better, I don't know, future in any aspect, di ba? Kasi, di ba, Hana, ano din naman, kahit papano, sana naman nakatulong naman kami, di ba, na ma-enhance yung Yes. personality mo, di ba, yung mabago yung hiya mo dati, di ba, dati mahihiyain ka. Kasi nga, affected ka dun sa mga pang-asar sa'yo nung bata ka, di ba? Diyos ko, hayaan mo sila. Ngayon, sabi nga nila eh, sabi nga, ang ano nga dyan eh, nasa na kayo ngayon? No, 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 no. Be kidding aside, di ba? I mean, mapapakinabangan mo rin yung height mo eh. Di ba? Ngayon, as an adult, I'm sure alam mo yan, napapakinabangan mo yan ngayon. Tapos, Yes, there is. nirepresent mo ang Kabuyaw sa Lakambini ng Laguna. No, di ba? Sa Lakambini ng Laguna. Noong daladala mo ang sash ng Kabuyaw, doon pa lang sa provincial level, ano ang tumatakbo sa isip mo? Na at a very young age I get to represent po yung city ko na ano na ando na agad ako sa provincial level whether parang from small girl na nakilala nyo na naging Miss Kabuya parang ang bilis ng pangyayari na parang andito na pala ako ngayon parang looking back sa dating mahiyain andito pa na ngayon sa provincial parang win or lose ano na siya and already a winner na ganun direct parang luckily din, naging top 10. Kasi kabatch ka ng si Ate Eloisa. Oh yes, Nagbibiroan niya oo. kami na na. Nagbibiroan niya kami na na ano. Sabi ko, ikaw na yung title, ako na yung first runner-up mo. Ganyan, okay lang yun. Pero parang nakatulong din yun direct kasi after Binibining Laguna, nagtuloy-tuloy yung mga projects ko in modeling dyan sa Manila. So, Binibining Laguna ba yon? Binibining Laguna. Sorry ha, nagkamali ako ng title. Sorry, it's Binibining Laguna 2019, di Yes, ba? team, Oh, yes po. pasensya na. Ang dami niyo kasing contest diyan, nakakalito na rin, di ba? So si Eloisa yung ano, si Eloisa yung winner pala. So same batch Winner. sila ng modeling competition na Same sinasabi batch, ko. yes. So at least magkasama pa rin kayo. You are sisters in the industry anyway. Tapos isa pa, isa pa, Hana, nirepresent mo din ang Kabuyaw, yung city mo, sa Hiyas ng Pilipinas 2022. Di ba, naginawa ito sa Cebu. Di ba, Hana? Ano ang maganda experiences mo dun sa pageant na yun? Ay nga, Derek, story naman ng pageant na yun. Since pandemic po, wala masyadong jobs in the Gawa, modeling oo, oo. industry. Tapos parang sabi ko nun, kasi last minute na po ako nag-screening eh. Parang itry lang ulit natin. Oo, sige lang. Tapos, luckily, parang they saw something in me na sabi, bakit sa dami-dami ng national pageant, ba't daw po Hiyas ng Pilipinas yung napili ko sa Lihan for first timer sa national pageant? Sabi ko lang po nun, parang kasi, just like in life, parang you have to start small. Pero in that kind of way po, big, big opportunity na din po siya. Kasi I get to meet a lot of girls from different cities and provinces here in the Philippines. So parang sabi ko nun, yung training or yung mga experience na nakuha ko doon, parang nadadala ko pa rin siya hanggang ngayon. Na hindi pala talaga biro yung national level of pageantry. Unlike Oo doon sa naman. atin. Parang yun. Parang Oo, ang tanong. na-culture shock Ma ako first time. mamaya, mamaya ang tanong ko sa Pero iyo tungkol yung sa future plans mo, ha? Mamaya ang tanong ko. So sige lang, tuloy mo lang yung kwento mo. pero nga,
ako, na-culture shock ako noon sa first time ko sa pageantry. Pero as time goes by, na ano ko siya, na-adapt ko yung mga, may mga na-adapt akong bago na alam ko na mas nakakatulong sa akin in the future. Tapos I got to, parang nagkaroon din ako ulit ng friends in different part of the Philippines. So yun po yung masaya. Mabuti, 'di ba? Mabuti naman ganoon ang outlook mo, 'di ba? Yung ini-enjoy mo lang, masaya, 'di ba? Pagkatapos sa magkakasunod na pageants, balik modeling ka. Since na-experience mo na yung parehong pageant at pagmo-model, saan ka mas kampante? Siyempre, direct sa modeling. Kasi modeling yung first love ko eh. Parang gamay ko na siya kung paano siya eh. Pero I'm not closing any doors po in comes to pageantry. Kasi para sa akin, ano na sila eh? Sisters sila. Oo, Pwede kami correct. to at the same time. You have to invest in yourself. Magpaganto ka, magpaganyan ka. Ano, parang you're showcasing not just yourself, but your whole being. Unlike po sa modeling na super chill ng industry natin eh. Parang, pupunta ka lang doon, kung pasok ka sa hinahanap nila for the show, or sorry, sa designer, hindi mo tatanggap ka. Yun po. Tsaka, parang mas, ano ka na eh, parang mas na-enjoy ko po talaga yung modeling. Kasi, yun na po. Yun. Wala masyadong pressure. Di ba? Wala Wala masyadong masyadong ano. pressure din eh. Oo, Fun kasi lang. ang pageant kasi ang daming pressure, no? Ang daming aisipin, ang daming alalahanin. Pero you're always welcome naman in the industry. Nagmo-model ka habang nagtatapos ng pag-aaral, di ba? Paano mo hinahandle ang conflicts sa schedules mo? Kaya nga po, Derek, as a college student now, mas nagiging picky po ako when it comes to courses na pupuntahan ko. Kasi yung course ko po ngayon, it's very demanding sa time. So kapag pupasok sa schedule, parang pinaplan ko na po siya ahead eh. Pagpasok siya sa schedule mo and then go for it. So, yung time management na po lahat. Kasi after naman na makagraduate ka, you can go to every courses na naman that you want eh. Parang you can focus more on your goal when it comes to modeling or pageantry, mas na nakatapos ka na ng pag-aaral. Kasi ayun yung pinaka-importante, magtapos mo. Hana, bukod sa height mo, ano ang masasabi mo pang best physical asset mo? Best physical asset ko po siguro yung eyes ko. Kasi Hindi. You should just know that. expression Dapat siya din. alam mo ang best physical asset mo kasi ano yun, part siya ng trabaho mo. Di ba? I-enhance mo yun para lalo ka makuha sa projects. Di ba? Aside from my height, direct, yung face ko po. Kasi versatile siya eh. Pwede siya maging fierce, pwede siya maging soft. Kahit saan, pwede siya. Oo naman. Yun po. I mean, this ko nakatrabaho na kita, so I should believe in you, di ba? Magbigay ka naman ng advice sa mga batang, kunwari, mga batang gusto nanonood ngayon na gustong maging pasukin ng pageantry at modeling. Anong advice mo sa kanila? Na regardless kung ano yung ma-achieve nila in terms of modeling or pageantry, dapat they must remain humble and also respect every people na nasa industry kahit light man pa yan or kahit yung mga PAs natin, mga atit kuya, respect them kasi mas mabigat yung trabaho nila. Tsaka direct, maging ano ka lang, maging thankful ka din sa mga projects na nakukuha mo kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunity na kagaya ng sa'yo. Yun, see? Ayan ha. Ano lang, pakinggan nyo lang yung sinabi niya. Take it from somebody who is still young, pero marami may narating na naman kahit papaano, 'di ba? I mean, pageant winner siya, nagmo-model, nirepresenta yung kanyang Kabuyao City sa provincial tsaka sa national, di ba? I mean, na-experience na ni Hana yan. So, just listen to what she said. Hana, bata ka pa. Ano ang plano mo sa future pagdating sa pageants at modeling? Ngayon, sabihin mo na kung ano mga plano.
Well, alam mo yun, Derek, na I want to represent the Philippines in international level. So hopefully, 10 years from now, I get to represent Philippines na. And it comes to modeling, I want to be the next Miss Coco Rocha. So I don't know, parang work lang on that. Kasi I want to be parang after wala nang supermodel na coming from the Philippines. So I want to be that supermodel now. Alam mo Parang in po, my generation, I want to be matangkad po yan. model. Super tangkad po yan. For those who want to get her, matangkad po itong si Hannah. Five, ano ka na ngayon? 5'10"? 5'10". Oh, 5'10" po 5'10", ito. Derek. Matangkad ito. So, she's one of the models whom I'm looking forward to work again. Kasi may height eh. May height. Ayoko rin makadisturbo muna sa pag-aaral niya. Tama po yung ginagawa niya, nag-aaral siya. Kasi gusto ko rin yung mga modelong ginagamit ko tapos sa pag-aaral. So tama po yan. I'm happy that she's studying very well. Nakikita ko po sa kanya social media na very active siya sa school. At the same time, alam ko yung course mo medyo malala. Kaya sige, pag magtapusin mo muna, Hana, after mo pwede ka naman mag-part-time, part-time, pero after mong gumraduate, halika magtrabaho tayo ng full. Kung gusto mong mag-explore pa na ibang bagay, halika. Pag pwede natin pagtulungan yan, Hana. Kasi mabait po talaga itong batang ito. Mabait po ito. Very soft-spoken, pero napakabait. Maswerte ako na yung batch na ginawa kong modeling competition nila, karamihan mababait. Mababait po itong mga toy, lalo pa yung mga higante. Mababait yung mga higante. Mga gentle giants po sila. So, anyway, Hana, sa personal mong buhay, sa personal ha, hindi na to yung modeling at pageantry. Kunwari, 10 taon mo lang ngayon, paano mo nakikita ang sarili? A successful woman who has business direct and or also a doctor. Kasi yung tinitake ko po ngayon na course eh, in preparation siya in becoming a doctor someday. So, whatever happens or whatever life has in store for me, I am ready. Yes, Hana, at whatever life is in store for you, I'm sure Kabuya will be proud of you someday. 'Di ba? Maging doktor ka man, maging international beauty queen or international supermodel, I'm sure the mga tao ng Kabuya magiging proud sa iyo. Make them proud, even parents mo. Kasi na-meet ko na Thank po you, ang Derek. parents niya, na-meet ko na po ang parents niya, very supportive po sa kanya. Kaya noon kachika ko si mami eh, di ba? Yung kachika si pati si daddy, di ba? Pati si daddy, di ba? Oo, napakabagat sa po ng mga magulang nito para mas matanda pa ako sa kanila. Di ba, Hana? Anyway, Hana, I wish to see you in some of my shows in the future. So alam mo na naman Yes. ang mga requirements ko. So I wish to see you in some of my shows later on, but in the meantime, ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo, and I'm happy that I was able to interview you dito sa aking YouTube interviews. Any message to your friends or followers? My friends, my followers, thank you for supporting me. I hope I'm making you all proud. Wait lang kayo kung ano pa yung panic, ang pamamaganap ko sa buhay. Pero just be sure na I'm studying very well and I'm doing good. Thank you po. Ayan. Direk, Ikumusta na-miss mo? talaga kita. Oo, kumusta mo kay la mami at daddy mo, ha? Kumusta mo ako? Alam mo naman si mami, kachika ko yun dati, eh, di ba? Kumusta mo ako sa kanila? So, Hana, it's nice seeing you kahit sa Zoom man lang. But I wish to see you in one of my shows in the future, ha? Yesterday. O sige. Say bye-bye to everyone. Bye! Bye everyone. Bye Derek. Bye-bye, Hana.